the Yamaha Fazio Neo Retro Scooter. Stig. Ang tahimik ng starting system niya. Alright! Yan. Tayo muna magkasama ngayon. So before anything else, mga kabros, shoutout kay Ma'am Marcelle. Siya yung wife ni Boss Boom Boom Pao, na owner ng XSR155 na na-review natin last time. Eh, hindi naman halata na mahilig sila sa mga modern retro, no? So, and now we are riding and making a review for the Neo Classic na scooter naman ni Yamaha, the Yamaha Fazio 125. All right. So, first impression tayo. Bawat piga, mga bros, ramdam ko yung power ng bike. 125cc tapos magaan. And equipped with Blue Core technology na talaga namang tumutulong sa pagiging efficient ng motor na to. Then syempre alam naman natin na upright position to dahil scooter, so designed ito for daily commute, very utilitarian. Suspension niya, hindi naman siya masyadong matalbog, hindi siya masyadong matigas kung i-compare ko siya dun sa ibang mga scooters na na-ride ko, especially dun sa aming Honda Scoopy. Dahil yung Scoopy kasi namin, parang pag dumaan ka sa lubak, parang sasabog yung katawan mo eh. Pero ito, ayos lang. Kahit na maliit ng konti yung gulong nito kung i-compare sa mga typical scooters. Dahil ang size ng gulong nito is size 12 ang diameter. Ang mga scooters usually ay 14. Okay. Yung brakes, saktong-sakto lang para sa power ng makina. Napakadaling laruin ng motor. Para ka lang lumulutang-lutang dahil napakagaan. Natutuwa ako dito sa pag tumitingin sa instrument panel niya, yo. Para merong basuka na naka-readying sumabog papunta ron. All right, mga bros. Acceleration test tayo. Fazio 125 by Yamaha in 3, 2, 1, go. Yun. Sa umpisa may pull talaga. Saktong-sakto lang to sa mga babae. Pero hindi ko sasabing pambabae lang itong motor na ito. Pero usually kasi pag ang mga girls, preferred nila yung mga medyo maliliit lang tingnan ng motor para hindi naman intimidating sa kanila. Especially kapag ang mga beginner riders lang. Yun yung na-feel ko. Yung saktong-sakto yung arangkada niya from 0 to 60. Tapos pag ang mga nag 70 above or 75 above kph na, medyo nababawasan na yung arangkada niya. Yung stock tires nito sa bankingan, okay din. Yun oh, ang ganda ng suspension nito. Inexpect ko medyo mapapaganon ako eh. Pero dito, nung napadaan tayo sa hump nung tulay, okay naman. Okay, so testingan natin ang ating turning radius. Alam na this, scooter eh. Wala lang. Hindi mo na umabot ng one lane. And ito na nga ating bike for today, mga kabros. The Yamaha Fazio Neo Retro Scooter. Stig. So kung mapapansin natin, mga kabros, yung pinaka tema ng motor is
oblong. Mapapansin natin yung signal lights niya, oblong. Then yung kanyang headlight, may pagka-oblong. Yes, oblong nga. And then dito sa harap, yung sa may emblem niya, merong parang oblong din na design. And dito sa gilid, ang alam ko lalagyan ito ng parang ano eh, saddle bag, or lalagyan ito ng net na pwedeng lalagyan. And then sa rear, mga kabros, oblong din yung sa rear signal light niya. Tapos yung tail light niya is oblong din. And ang instrument panel niya na oblong din. Kung ako tatanungin, mga kabros, sana ginawa na lang ring oblong yung kanyang side mirrors. Yan. Para talagang nagmatch na siya dun sa tema niya. Kasi ito may ganito pa eh. Sana inoblong na lang dito banda oh. Pero anyway, ano lang naman yun. Opinion ko lang rin naman. So let's go for the specs. This bike has 125cc engine, air-cooled, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, na mated sa CVT or continuously variable transmission. Meron itong 8.3 horsepower at 6,500 RPM and 9.9 Nm of torque at 5,000 RPM. Pero nakakabilib itong motor na to kasi parang gentle lang siya sa umpisa, pero pagka piniga mo yung throttle, parang oops, teka, may pagkabarumbado ka palang motor ka. Parang ganun yung dating eh. And then, ang kagandahan sa motor na to is hybrid siya, mga kabros. Talking about hybrid, meron dalawang power sources ang motor na to. So yung una, yung pinagagalingan niya is yung dun sa engine, yung conventional power ng engine. And then secondary power niya is yung EPAS or electronic power assist start nila. Kaya sa initial na piga pala ng throttle, ramdam mo na agad yung arangkada ng motor because of the hybrid engine design. Maarangkada pero smooth. Then this bike has telescopic fork na conventional. Then single piston caliper sa harap and single disc brake na merong Dunlop na gulong na ang size is 110-70-12. So malapad-lapad din pala ang gulong nito sa harap. Kaya ang ganda sa kurbada eh. And then sa rear, mga kabros, meron tayong oops, pati pa naman yung cover na exhaust, may pagka-oblong din oh. Astig. Then sa likod, ang size ng gulong is same sa harap, 110-70-12 na Dunlop. And ang kanyang braking system ay yung drum brake na kadalasan naman talaga sa mga gantong price point na scooters. And meron siyang single shock sa likod na napakaganda ng play para sa akin. Hindi talaga siya sobrang talbog compared sa mga ibang nagamit ko na rin na ganito rin yung size. Then sa instrument panel, mga bros, very simple lang. Pero before we turn on the switch, so ito muna yung susi. So yan, meron siyang shutter key para iwas buting-ting ng mga walang pusong kabataan. Yan. Yan, very simple lang. Meron siyang speedometer, of course, and then odometer, and then fuel gauge. Tapos pag pinindot natin to, trip 1, tapos may clock, then battery indicator kung gusto mong ma-check kung mataas pa ba yung voltage ng battery mo kasi wala itong kickstart. So at least na-monitor natin. And then yun, Odo. Bagong-bago pa, 468 kilometers. So meron tayo rito ang check engine light indicator and then signal light indicator. Bidirectional na yan. So kahit left or right, yan lang ang iilaw. Meron tayo rito ang auto engine off. So yan. Kapag naka-on, so ito yun. Yeah, automatic na go-off yan siya pagka na-traffic, and then pagka arangkada ka na ulit. Pag piniga mo yung throttle, automatic mag-turn on din yung engine, then go ka na. So, marami na rin ganong mga motor ngayon. And also, meron tayo ritong high beam light indicator dito sa part na to. And then, meron din itong Y-Connect na pwede mo i-connect sa iyong phone. And then, sa left, mga bros, meron tayong high beam and low beam, walang passing light switch.
And then signal lights, then press to cancel. Stock na horn. And then ito na yung switch naman sa right para sa automatic engine off niya. And then maganda rito mga kabros, meron tayong hazard lights. Ayan o, so ito yung switch niya. And then the electric starter switch. And also good thing about this engine is meron siyang smart motor generator na hindi mo maririnig halos talaga kapag nag-start siya. Nasanay kasi ako dun sa motor namin na pagka in-start mo may talagang kumakalansing, pero normal yun dun. Pero this one, press mo lang yung brake. Oh, wala. Talagang umandar lang siya. So, ito yung sound niya. Stock exhaust. Sound check. Yan. Tapos, ito yung para sa passenger pegs. So, nakatago lang siyang ganyan. Tapos mayroon siyang malawak na gulay board na napaka useful mga kabros pagdating sa pang-araw-araw na gamit. Tapos mayroon siya rito yung excuse mo na Tweety bird na to. Yan, may malalim na bulsa. I think kasha naman dito yung 500ml na water. Malalim siya mga kabros. Yan, ganyang kalalim yung lalagyan na yan. So hindi siya katulad ng lumang motor namin na pagka nalubak, tumatalsik, malalaman mo na lang wala ka ng cellphone. Ilang beses na ako nawalan or nabasagan ng phone dun eh. Ito malalim, maganda siya. Tapos dito sa kabila mga kabros, mayroon ditong compartment na ayan, may cover, ang ganda oh. Na mayroong 12 volt socket na pwede mong bilihan ng para sa kotse na yung pang charge ng phone, yung USB port na siya. Kasya naman dito kahit phone, ano naman siya, malawak naman, pa side na ganon. Kasi hanggang dun sa dulo yan, may space pa na pwede mo isalpak pa doon yung phone. Pero kung hanggang dito lang, mababaw. So ipapaganon mo yung phone mo, pa-side. Nakatayo. Yan. Ganda. And also, dito, merong lock yung kanyang sabitan. Para kapag may mga pinamili ka sa grocery, tapos naka-sando bag, or kahit na pupunta sa opisina, at gusto mo ma-secure yung bag mo, so ayan, may lock yan dito. Hindi yan basta bibitaw dyan. Tapos meron din dito sa ilalim ng upuan, sa may harapan. And also may lock din. Ayos. Dito sa harapan ka bro. So yan yung ating maliwanag na LED na headlights. Pero bulb type pa rin ang kanyang signal lights. Pero okay lang kasi yun yung nagbibigay ng vibe ng pagiging classic nito eh. Yung bulb type na signal lights pa rin niya. And for the tail light, bulb type din, pati sa signal lights. Check na rin natin kung meron siyang side stand kill switch. Okay, nice. Meron, equipped siya. Okay, i-check naman natin mga kabros yung ating under seat compartment. So, yan. Ipihitin lang natin pa, punta sa kabilang direction. Then may click. And yan ang ating under seat compartment. So, may lalagyan ng tool dito na freebie. Tapos dito sa compartment niya, malawak siya, pero hindi dito kakasya yung half-face helmet. Yung bao lang na helmet pwede dito, plus meron ka pang enough na lalagyan ng mga siguro chinelas or sapatos, ekstrang damit kung meron kang pupuntahan, lechong manok, yan, 10 lechong manok kasya dyan. Tapos siguro mga ilang mga gadgets. So, marami naman may lalagay dito. Hindi lang talaga kakasyang full face and half face helmet. Then, fuel tank capacity is 5.1 liters. Malaki na yun mga kabros. Kung average ito ng mga 45 to 50 kilometers per liter, yun yung aking estimate dito. Pero, makakarating ka na mga around 230 to 250 kilometers. And also, ang motor na to, sabi ng may-ari, is equipped with GPS. Pero, ayan o. Pero dinisconnect nila mga kabros. Kasi ang advice daw sa kanila is kumakain din daw ito ng power ng battery kahit na naka-off. So para sure daw na hindi sila malobat, dinisconnect na lang nila. And it means pwede ko itong itakbo sa malayo pa. Ay, joke lang. Dito lang tayo.
Alright mga kabros, I'm 5'9 and a half and this is how I look kapag nakasakay ako sa Yamaha Fazio. I am 85 kilos and nakikita nyo naman sobrang flat foot natin yung bike. 750 millimeters, sobrang baba nun. So kayang-kaya ito ng mga average Filipino height na let's say 5'4, 5'3. Kayang-kaya pa to. Tapos siguro kung mga 5'1 ka na or 5 flat, kaya to pero tiptoe ka. But still, you can enjoy this bike kahit na sabi mo hindi ka sobrang tangkad. Kasi nga, bukod sa mababa yung seat height niya, magaan siya 95 kilos curb weight. So, madali rin siya iwas-iwas sa city traffics. And you will feel confident and mag-enjoy ka talaga sa pag-ride ng motor na to kasi hindi siya nakaka-stress gamitin. Hindi rin masyadong maraming makikita dito na parang ma-feel mo komplikado, ang daming dapat pindutin. Ito, basta ride ka lang ng ride. Plus the fuel economy na sobrang tipid. Tapos you have lots of storage, may charger. So ano pang hanapin mo, 'di ba? So kung bibili ka ng scooter, isa 'to sa mga gagandang mga options mo. Lalo na kung mahilig ka sa mga neo retro na designs. All right. So tryin nga natin kung ilang seconds bago gagana ang engine idle off natin. So stop. 1, 2. Oh, 2 seconds lang pala mga kabros eh. Ayun no. Trate lang, abante na. Ang ganda rin sa banking ng motor na to. Daan na pang gulong eh. Itong bike na to mga bros, wala rin siyang ABS pa, no? Yung anti-lock braking system. Kasi medyo nasa affordable side pa siya eh. So ano na lang, alalay na lang sa preno, especially kapag medyo madulas yung kalsada. And then mapapansin natin mga bros kanina, nagkaroon ng animation yung part ng assist doon sa acceleration test natin, yung from start, tapos for 3 seconds gumana siya. So doon yung sinasabi nating initial na piga, merong additional power na ibinibigay dahil nga ito ay hybrid engine. So more torque pero mas smooth yung kanyang acceleration. Hindi tayo magta-top speed top speed dahil bago pa tong motor na to, tapos syempre nakakaya naman dahil binibreakin pa yata nila. Pero sa paper mga kabros, ang kanyang top speed ay nasa 95 kph. So typical sa mga ganitong klase ng motor. So mga kabros, sa 89,900, sulit na ba para sa makukuha mo dito sa Yamaha Fazio? For me, yes. Kasi sa styling pa lang mga kabros, panalo ka na. Tapos hindi kayong parang typical na alam niyo yun, yung common scooter na nakikita na lang sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Parang medyo exclusive yung dating mo eh. Parang I'm not one of you, no. Parang ganoon eh. Parang merong feeling na I'm different. Hindi kasi basta-basta naluluma rin yung mga ganitong klaseng design. Tapos ang ganda pa ng paint finish niya. Para may mga glitter-glitter. So, 'yan. Yamaha Kart Plaza, 'yan. Shout out. Marami sila niyan diyan. Yamaha Fazio at iba-iba pa mga magagandang scooters and of course, sports bikes. Plus you get the Blue Core hybrid engine na talaga namang sobrang fuel efficient, less ang vibrations, very smooth. Kahit na single cylinder lang itong mga kabros pero napaka-smooth ng kanyang engine. Yung hindi katulad ng mga motor namin na noon pa. Siyempre, iba na yung technology ngayon. Ramdam mo yung vibration eh. Pero itong mga bagong makina ngayon, lalo na itong Fazio, very smooth. Hindi ka may stress yung kahit na pantay ang kalsada, parang feeling mo may vibration pa rin. Pero ito, sobrang minimal lang.
Tapos gusto ko rin dito mga kabros yung kanyang instrument panel na very minimalist. So meron ditong nag-i-indicate na eco, which means matipid tayo sa gasolina. So what else? Yung under seat compartment niya gustong gusto ko. Hindi man ka siyang half face helmet pero malawak na rin. And ang ganda rin ng lalagyan niya rito, yung merong 12 volt socket. Tapos malalim din yung bulsa niya dun sa kabila. Ang medyo napansin ko lang, masyado nga lang malalim yung bulsa niya. Medyo yuyuko pa ako eh. Hindi katulad ng ibang motor na nandito lang banda sa may susian. Pero ito, halimbawa may tubig ako, yan ang lalim. Kailangan ko pang yumuko para kumuha ng tubig. Kahit papaano medyo mawawala yung attention mo sa kalsada. Pero minor lang naman yon. Napansin ko lang talaga na medyo masyadong malalim lang yung paghuhugutan mo ng tubig or kung ano man yung inilagay mo dyan. Pero other than that, wala naman akong complaint sa motor na to. Dahil hindi naman tayo pwede mag-demand ng mag-demand sa presyo niyang 89,900. So maraming salamat ulit kay Ma'am Marcel, sa misis ni Boss Bumbum Pao, sa pagtitiwala na ginamit natin ng kanyang motor na bagong-bago pa. Shoutout sa inyo. And if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. At habang ginagawa ko itong video na ito mga kabros, ay na-approve na tayo ni YouTube as their partner. At maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa Bros Motorrides channel natin. Kung hindi naman kayo nagtiwala at naniwala at nagpahiram ng motor doon sa mga nagpapahiram, maraming salamat. Eh hindi naman mamomonetize ang ating channel at hindi mangyayari ang lahat ng mga bagay-bagay nito. So sana tuloy-tuloy ang support ninyo sa ating munting channel. At sisikapin pa natin galingan pa sa mga susunod pa. And this has been your bro na nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.